magandang araw sa inyo. Heto na naman po ang inyong Ma'am AJ para turuan kayo ng mga wise tipid tips sa pagluluto at paghahanda ng pagkain para sa inyong pamilya. Bakit wise? Kasi dito sa menu na ito, hindi na tayo gagastan ng malaki. Bakit? Kasi etong talong, yan, ay inani lamang namin dito sa gilid ng aming bahay. So, nagtanim kami ng talong. Meron kami. 4 na puno ng talong. So, harvest ko lang yan sa kanya. Tapos, meron akong bagong tanim na talong. Mga 6 na puno yun. O, mamumunga na siya ulit. May mga bulaklak na siya. Kaya, wais sa mga babies. Diba? Okay. So, ang gagawin natin ay healthy tortang talong. So, mag-umpisa na tayo. Okay. So, mga nanay, don't forget nga pala to like, comment, share, and subscribe to my channel, Ma'am AJ. At huwag niyo kakalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Okay ba mga nanay? O sige, mag-start na tayo. Ngayon, umpisahan natin sa mga ingredients. Una, hindi mo mawawala ang ating tortang talong. Ilan yan? Bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na talong. Okay? 6 ko lang yan. So, sunod sa mga ingredients natin ay ang 4 na itlog. Ilaw yan. Susunod ay ang salt and pepper. Okay, pampalasa. At ang ating secret ingredient ay ang tadaan! Powder malunggay. Mga guys, malunggay yan. Pinowder ko lang. Binilad ko o pinatuyo ko siya ng 2 araw. Hinimay. Tapos, binusa ko ng konti sa kawali at akin siyang i-blender para siya maging ganyang kapino. Okay? So, yan ang ating mga ingredients sa paggawa natin ng healthy tortang talong. Yay! Mag-start na tayo! Heto na po tayo mga mami. Mag-iihaw na tayo ng talong. So, another tip, no? Kasi, gas stove na lang ang gagamitin natin. Kasi kung tayo ay magpaparikit pa ng uling, time-consuming yun. Kasayang yung uling kasi ilang pirasong talong lang naman yung iihaw natin. So, kung tayo yung mag-ihaw ng mga liyempo yan, yung mga barbecue, okay na yung isabay na natin yung talong. Pero sa ngayon, hindi siya wise kasi konti lang yung ipe-prepare natin. Okay, mag-start na tayo. Buksan natin ang kalan. Yan. Okay, mahina lang, huwag masyadong malakas, pero huwag din masyadong mahina. Yung katamtama lang, medium, mga mami, medium. Ngayon, sasalang na natin ang mga talong para maihaw natin siya. Ayan. Tatapat lang natin siya doon sa apoy. Pero pwede naman siyang ilagay na lahat para yung iba, medyo mainitan na, lumambot na siya. Tapos pagka yung turn na niya, na ilagay doon sa may liyab, madali na siyang maluluto kasi nainita na siya, di ba? Oh, another one is tipid. Tips yun, ha? Tipid yun. Kasi nakatipid tayo ng oras, nakatipid tayo ng energy, at nakatipid tayo ng charcoal. Okay, hayaan lang natin siya dyan. Mamaya, pagka medyo luto na yung ilalim, iikot lang natin siya para yung kabilang side naman ang maluluto. Okay guys, palagay ko luto na yung kabilang side, kaya ituturn na natin siya. Para yung kabilang side naman. Ayan. See? Luto na siya. Sandali lang, luto na siya agad. Ayan. Nakatipid tayo ng oras, mga mami. Guys. Maya, titi-check natin yan kung okay na. Tapos tatanggalin na natin. Ayan guys, luto na ang ating inihaw na talong. So ngayon, babalatan natin siya.
another wise tip para sa inyong mga nanay para madali natin balatan ang mga talong. Okay, kukuha tayo ng isa. Pagkatapos, ilalagay natin siya sa isang lalagyan na merong yelo. Yung malamig kasi isi-shock natin siya mga nanay para madali siyang mabalatan. So, ilalagay natin. Yan. Ikaw ba naman, ilublub sa mainit tapos bigla kang ilulublub sa malamig na tubig. Tignan natin kung hindi ka rin ma-shock. So, yan yung tip para madali siyang balatan mga nanay. So, papakita natin sa inyo. Magbabalat kami ng isa. Yan. Para makita nyo kung gaano siya kabilis balatan. Yan. O, diba? Ayan. Kita nyo mga nanay? Hindi dumidikit yung laman doon sa balat. O doon sa na ihaw na balat ng talong. Mas madali pa siyang balatan. Yan. Tapos kung napuno na ng balat yung kamay nyo, saw-saw nyo lang yan sa may tubig. Baka masya ka rin. Konti-konti lang. Okay, kita nyo mga nana, mga momshi? Ayan. Madaling balatan. O, show it. Show it. Okay. Ayan. Madali siyang balatan. Kitams. Ang daling balatan, di ba? Okay. Susunod. Lalagay natin to sa isang lalagyan. Tapos, magbabalat pa tayo ng isa. Ayan. Hanggang sa matapos na natin balatan lahat ng inihaw natin na talong. Ayan na po mga mommy, mga momshies, mga nanay. Ito na po yung nabalatan natin ng mga talong. So ngayon, may gagawin pa tayo. Ipe-press natin yung bawat talong. Yan, ganyan. Okay, ipe-press natin siya. Ano ang purpose niyan? Para mamaya, pag nilagyan natin siya ng itlog, saka ito pong mga pampalasa, ma-absorb niya lahat hanggang sa loob. Ayan, ganyan lang po. Ipe-press natin. Press. Pero wag naman to the point na madudurog na natin yung talong kasi pangit naman. Pagka piniprito na natin, durog-durog, diba? Ayan, set aside yung mga na-press na. Kuha ulit ng isa. Press plate. Ayan. Para lumitaw yung laman ng talong hanggang sa loob. Okay. Gagawin lang po natin yan sa lahat ng talong na tutorta natin. Ngayon, tapos na tayo mag-press ng talong. Ngayon naman, pupunta tayo sa Charan! Itlog! Okay, so, syempre, babatihin natin ang apat na itlog. Pupok! Tandaan, huwag nagpapanik. Okay, so, break natin yung itlog. So, syempre, pag nagbe-break tayo ng itlog, masarap mag-break ng itlog. Yan lang naman ang masarap na break, diba? Masarap na break up. Itlog lang. Pero yung ibang breakup, syempre, masakit yan. Pero ito, nakaka-enjoy. Sarap po yung ng itlog. Healthy. Okay, so, ganyan. Okay, lagay lang natin. Ayan. Okay, so pagkatapos, babatihin na natin ang itlog. Yung itlog, no, pwede naman bilisan yung pagbabati kasi hindi naman yan nasasaktan. Okay, bati lang ng bati. Ayan. Pagkatapos natin batihin ng itlog, lalagyan natin ng pampalasa. Ano yung mga pampalasa? Lagyan natin siya ng asin. Ayan. Oops. Konti lang kasi baka umalat ang ating itlog. Lagyan na rin natin ng
paminta. Durog na paminta. Ayan. Ayan. Para magkaroon siya ng lasa. Okay. Tapos, lagyan na rin natin ang ating secret formula, ang powdered malunggay leaves. Kukuha ka lang ng konti. Bot-bot. Dagdagan pa natin. Yan. Kasi isa pa. Para kasi ano niyan. Para marami. Maraming sustansya. Kasi wala namang overdose niyan. Ano? Yan ay herbs. Okay. Halo lang. Halo. Pagkatapos natin haluin, lalagay na natin siya sa itlog. Sa talong. Sorry, tao lang, nagkakamali si ma'am. Lalagay na natin siya sa talong. Ayan. Huwag mahihiya, ibuhos lang. Ayan. Press ng konti. Ayan. Para mapunta sa ibang mga talong sa ilalim. Okay. Hanggang dulo ng talong, pwede natin siya press. Ayan. Ready na siya para iprito. Kaya na. Punta na tayo sa kalan. Ayan na. Nakahanda na ang ating kawali at ang ating kalan. Ngayon, ang gagamitin natin ay nasandok ay ang shenshe. Charan! Yan ang shenshe. Flat yung kanyang pinakaulo o yung kanyang pinakadulo. Alam nyo ba na ang shenshe ito ay gamit pa namin nung maliliit pa kami? Sa nanay ko pa yan. Tapos hanggang ngayon, nagagamit pa namin. Siyempre, don't forget yung ating strainer na mayroong kitchen towel. Para kapag tapos natin iprito yung ating tortang talong, din natin ilalagay para sipsipin ng kitchen towel yung excess na mantika. At ngayon, mag-uumpisa na tayo sa pagluluto. Okay? Sisindihan na natin ng kalan para uminit ang ating kawali. Hintayin lang natin siyang uminit ng konti, tapos lalagyan na natin siya ng mantika. Lagyan na natin ng mantika, yan. Dagdagan pa natin ng konti. Mukhang konti yun na ilagay natin ng mantika. Okay. So, mamaya, kasi sinisip-sip ng itlog yung mantika. Tapos mamaya, kapag napansin natin na medyo konti na yung mantika, dagdagan pa natin. Yan ang isa pang wise tips ni ma'am. Isa sa mga wise tips ni ma'am, huwag tayo mag-aksaya ng mantika. Ayan. Hintay lang natin siyang uminit. Okay, ready na yung ating kalan. So, maglalagay na tayo ng talong. Ayan. Lagay natin sa kawali. Ayan. Diba mo? Ayan. Medyo ipa-flat-flat natin siya. Yan. Yan. Yung wooden na yan, yung kahoy na sandok na yan. Pang-sandok lang natin yan doon sa talong na hilaw. Okay. So, kita na. Brown na yung dulo. Babaligtarin na natin siya. Para yung kabila naman yung maluluto. Kasi guys, nalulutoy natin yan eh. Hindi na yung talong eh. Yung itlog na lang. So, yung itlog na yan, madali yung maluto. Yan. Hintayin lang natin siya mag-golden brown. Okay. So, I think okay na siya. Yan. Pwede na nating kunin. Lagay natin sa lalagyan. Yun. Okay, sunod, maglagay pa tayo ng isa.
Ayan. Lagay natin ng konting mga... Ayan, lagay natin ng konting. Ayan. Itlog. Tapos, pwede na natin siyang ilagay sa kuwali. Okay. Mga mamshi, mga nanay, sandali lang yan, lulutuin. Okay. Siguro, mga wala pang 3 minutes yan, luto na. Yung kabilang side. Tapos, yung kabilang side naman. Okay. So, I think okay na siya. Ayan. Kabila naman. Ayan. Wow. So, gagawin lang natin yan, guys. Nakita yung dinding. Binaba ko lang. Okay, okay na siya. Pukuyin na natin. Yan. Susunod, galagay ulit tayo. Yan. So, gumamangshi, ulit-ulitin lang natin yung proseso na yan. Hanggang sa maluto natin lahat ang ating tortang talong. Okay guys, so yan na po ang ating finished product. So katulad ng sinasabi ko yung nakaraang kong video, kailangan maganda yung presentation. So kung makita nyo, diba, parang ang sarap-sarap niya, no? Presentation pa lang, magugutom ka na. Okay, ngayon, time na natin para tikman kung gaano kasarap yung niluto natin. Okay, titikman na natin. Kuha tayo ng isa. Ito, okay na ito mali. Ayan. Tapos, syempre, lagyan natin ng ketchup. Ayan. Tapos, guys, ito pampagana ko. Hot sauce. Okay? Kahit anong brand ng hot sauce, pwede. So, optional kasi... Yung iba, diba, ayaw nila ng maanghang. Pero ako gusto ko maanghang. Ayan. Okay. Ayan. Titikman na natin siya, guys. Mga momshi, mga nanay. Kung gaano kasarap yung ating healthy na tortang talong. Hindi ko pa nakakain. Ako, sarap-sarap na ako. Ayan. Tikman natin. Napakasarap. Napakasarap niya. Naku. Mukhang mapapadami na naman ako ng kain ito. Ang aking diet ay nasira na naman dahil sa healthy at masarap na tortang talong. Diba mga mamshi? Simpleng ulam lang pero kita niyo naman. Napakasarap. At ang pinaka the best dyan, eto yung talong na inani natin sa sarili nating garden. No? So, sigurado tayo na malinis, walang chemical, organic siya. Uubos ko yata. Sarap. Ako, mapaparami ako ng kain. Nam-nam. Ang sarap kasi ng talong. Bagong pitas siya. Tapos, malasahan nyo, manamis-namis siya. Kasi nga, sariwa. Kungan ako doon. Talong. Kasi alam nyo mga guys, ang aking cameraman at ang aking lightman, editor, director ay ang aking dalawang poging anak. Kaya ayun, nang dumudukot, hindi na sila makatiis, dumudukot sila ng tortang talong. Ayan, mga ma'am, mga missis, mga mamshi. Napakasarap talaga. Talagang hindi ko kayang kumain ng tipid.
Sarap. Okay mga guys, mga mamshi, try nyo tong ating tortang talong na healthy na to. At sigurado na mapapalakas ang kain ng mga anak nyo. Okay, so I think it's time na para mag-lunch na kami ng pamilya ko kasi naiingit na sa akin, kapinot silang lahat. Gutom na rin sila. Ako pa nakain ko dito. Hintay okay. Kami kayo. Ayun, nagsalita na. Hintay daw ako. Okay, so ang masasabi ko lang, itry nyo to kasi the best, napakasarap. Alright, so hanggang dito na lang. Mga mamshi, thank you for watching my channel. Bye! Kainan na!